So ayun, introduce ko muna yung sarili ko. Ako nga po pala si Pinch, isa po akong rapper, repping Las Piñas City. Tapos ayun, ano ba bang hilig ko bukod sa pagra-rap? Yun, musika, yung rap. Musika, halos lahat naman ng genre pinapakinggan ko. Pero kumbaga dito talaga ako ano eh, dito talaga ako, dito talaga ako gumawa sa rap kasi ito yung gusto ko. Kumbaga, trip kong pakinggan at trip kong suportahan yung iba. Pero sa hip-hop rap, doon talaga ako eh. Kumbaga, parang feeling ko doon talaga ako. Kaya pinush ko siya ng pinush. Bukod sa ano, musika, mahilig din ako sa litrato. Picture man yan, o moving picture, o video nga. Trip na trip ko yun, basta gumagamit ng camera. Picture, cinematography, videography, yun. Kasi obvious din naman na ako nag-shoot sa mga ano, sa mga video ko, sa music video, ako gumagawa, pati edit. Trip ko yun. Tapos bukod doon, ito, trip ko nagbubrew ako ng ano, ng kape ko. Mas gusto ko siya kaysa mag-instant coffee kasi bukod sa puro chemical yata yun. Dito yung kape kasi na coffee bean talaga na local. Talagang suporta siya sa mga ano, sa mga tagiso farmer sa atin. Kasi yung talaga yung hanap buhay nila, di kagaya ng iba na mayaman na. Bukod naman doon, trip na trip ko din mag-motor, motorsiklo. Bukod sa kino-customize ko siya, na ano, na tsaka i-maintain, ayus-ayusin, ganun, na gawin ko siyang ano, ginagawa ko siyang tagito retro o vintage style na motor. Yun, trip ko yung mga old school na motor, kumbaga. Tapos, trip ko yung ano, biyahe. Long ride, ganun, pumunta ng iba't ibang lugar, mag-travel, kumbaga, mag-travel gamit yung motor. Mas gusto ko yun, mas preferred ko yung ganung ano, ganung method ng pagta-travel. Kasi, iba yung feeling ng ano ng motor. Tsaka nakakaisip ako doon ng mga ano, mga tugma, tsaka nakaka-witness ako ng mga bagay-bagay na pwede kong magamit sa mga kanta ko. Yun, musika, litrato, kape at motorsiklo. Ayun nga, yung Pinks kasi, nanggaling yun sa ano sa apelyido ko na Pinka, Patrick John Pinka kasi ano yung pangalan ko. Yung Pinka, dito, parang tawag siya sa akin ng mga ano ng mga ka-classmate ko na parang tsatropa, pinaikli nila yung Pinka, naging Pinks. Tapos ayun, parang kinarir ko na siya, Pinks. When did you start rapping? Bata pa lang ako, hindi ko na matandaan. Basta bata pa lang ako, hindi pa ako nakakapagsalita ng ayos. Pero nakakaintindi na ako. Basta bata pa lang ako, may kinig na ako, tsaka nakapag-rap na ako. Na-involve na ako sa ano, sa rap music. Kasi sa tita at tito, si Tita Nets, si Tito Ronald, shoutout sa inyo. Hindi dahil sa inyo, walang Pinks. Ayun, sila nag-introduce sa akin ng hip-hop. Tapos, soundtrack nila yun sa speaker. Tapos, ang natatandaan ko talaga na solid na soundtrack eh. Si ano, yung Without Me ni Eminem. Talagang, hindi ko alam yung lyrics, pero talagang sinasabayan ko lang yung mga rhyme. And that to me, and that to me, it's a little bit I'm so empty without me. Yun lang yung alam ko. And it feels so empty without me. Pero the rest yung yun lang yung gusto ko doon nung bata ako. Pero ngayon syempre alam ko na dapat yun. Tapos hanggang sa nung ano, high school, elementary, nagsusulat-sulat ako ng mga verse. Pero hindi siya nare-record. Walang beat, walang ano. Hindi nare-record. Talagang gusto ko lang magsulat. Nakagawa ko ng mga rhymes na pangbobo talaga legit. Pero yun, rap na yun. Considered as rap na rin yun. Tapos nung grade 12 ba senior high, doon ako gumawa ng ano, nag-diss track sa mga ano, sa kupal kong classmate, dalawa sila. Yun, dinis track ko sila gamit yung pangalan ko ng Pinks. Kasi doon nila ako ilala eh, tawag nila sa akin Pinks eh. Dinis track ko sila dahil kupal sila. Yun, Pinks. Tapos lumipat ako dito sa Las Piñas, galing Bulacan. Nakilala ko si Trep na matagal ng rap. Tapos, nagsusulat-sulat kami, para sa school, sa Trep. Freestyle session, habang natamboy sa sayosian. Ako sinasama ko siya. Dito, soundtrack kami, tapos freestyle. Hanggang sa yun, nagawa kami ng kanta. Nagawa muna ako ng kanta, yung kanta ko na official na talaga na ako. Yung title ng kanta ko is Una. Although, ang una ko talagang kanta, yung diss track, pero hindi ko siya kino-consider kasi parang hindi talaga siya eh. Yung una na kanta ko is yung una talaga. Yun, bilang si Pinks, yun yung una kong kanta. Tapos, yun. Gawa-gawa na kami ng ano, ng tagdito ng kanta. Tapos, tuloy-tuloy na. Pinks, who are your influences? Sino ang influensya ko?
Ultrasound na album. Yan. Yan. Obvious naman. Ang hari ng tugma. Si Luni. Yan ang ano, yan ang tag dito. Idol ko talaga yan. Luns, kung nanonood yung ano. Photograph, please. Ayun. Trip ko yung ano. Trip na trip ko si Luni talaga. Kumbaga. Yung mga kanta niya kasi solid, lalo na dito sa ano, sa album niya na ito ng Ultrasound. Favorite ko dito yung Tao Lang, alam naman ng lahat yun na ano eh, na solid yung kantang yun. Tao Lang, talagang malakas. Halos lahat, gusto ko yan. Lalo na yung Tanyag, featuring ano, Upright Side, talagang, facts yung sinasabi. Halos lahat ng ano, halos lahat ng kanta dito, pati yung Pilosopo niya, no? Nila ni Smug yun. Talagang gusto yung Halos lahat, tapos yung The Ones Who Never Made It, Stick Figures, yung mga kanta ng Stick Figures, yung sa Realistic na album nila, trip ko rin yun. Yun, basta, Looney, tapos si Curse One din, yan. Kumbaga, trip na trip ko din sa trip niyan, lalo na nung high school ako eh. Nagbiyag mo, part 1, part 2, masaya ako sa'yo. Nandito, Yakap, tapos ano ba, Tanging Hiling, yan. Hindi ko sinasadya na mahulog ako sa... Tulad mo yun, di ako senior ha. Tapos ano, sa gitna ng ulan, yan yung mga soundtrip ko, yun yung mga naka-influensya sa akin. Parang tinulungan ako ng mga kanta ni Curse One, naging ano, i-connect yung emotion ko sa mga sulat ko. Tapos sa ano naman, sa international naman, sa US, kung saan ang galing yung ano, hip-hop, ang idol ko doon, si J. Cole, yung sa ngayon. Ang trip na trip kong mga kanta niya, yung ano eh. So 2014 Forest Hills Drive, tsaka yung ano eh. Dito. For Your Eyes Only na album niya, yung dalawang yun, solid yun. Pati yung False Prophets na Everybody Dies talaga, last doon, J. Cole. Tapos sa old school naman, Nas, putik, Nas talaga. Ayun yung nare-respeto kong pinaka-solid-solid sa old school kasi Nas talagang ano eh, isa sa mga best na lyricist sa buong history ng ano eh, hip-hop eh. Tapos, kasi parang nagiging stereotype na pag old school daw, ano eh, wah, baduy lyrics, bobo di marunong sumabay sa beat, mga ganun, mga bobong nagsabi ng ganun. Hindi po totoo yun. Maraming old school rapper na talagang malalakas, talagang technical na. Sa kanila nga yung golden age ng ano eh, golden era ng lirikalan eh. Nandito yan, sila Nas, MF Doom, yan, Biggie, Tupac, yan, Tapen, Jay-Z, talagang, pauulan na nga ng mga solid na barahan nun. Tapos sila, Mos Def yan. Basta MF Doom din, nakakaganda. Tapos si Guru, pero Nas talaga. J. Cole, Nas. Tapos sa Pilipinas naman, Looney, tsaka si Curse One. What is your writing process? Ang writing process ko, wala akong specific na ano eh, na process eh. Pero ang ginagawa ko kasi, lagi ako may baho na phone, papel, ballpen, o kaya dyan sa laptop ko, nyan, nag-browse lang ako, nag-record ako, or kahit anong ginagawa ko sa laptop ko, meron na dyan ano, notepad sa gilid na pangalan Wild Rhymes, doon nakakompose lahat ng mga out of nowhere na naisip kong tugma, tapos nilagay ko doon. Ewan, tag dito, ganun ginagawa ko, itatype ko siya sa mamaya-maya, pag napag-chill na ako, tapos na ako sa ginagawa ko, pati sa, kahit sa cellphone man yan, papel, or sa, tag dito, sa laptop ko, pag nag-chill na ako, kape, napakinig ng beat, tapos babasahin ko yung lyrics na nasulat ko. Yun, sa ako na siya natutuloy-tuloy. And then sa, pag nabasa ko yun, tatry kong freestyle lang, tapos tuloy-tuloy na, makakasulat na ako ng kanta. O kaya, gagawa muna ako ng beat, tapos gumawa ng beat, as for mga ilang araw, linggo, papahinggan ko siya, doon ako makakaisip ng lyrics, tapos susulat ko siya. Depende, minsan isang upuan lang, minsan, nandito, dalawang araw, dalawang upuan, ganun. Kasi pag isang upuan ko, kinonsider ko mga isang oras, limang oras ako nakapokus sa ginagawa ko, ganun. Ganun ako magsulat. Talagang out of nowhere lang din, bigla-biglaan. Hindi ko siya na-expect. Tips on how to write a song, siguro yung pinaka mapapayo ko sa pagsulat ng kanta. Kilalanin mo yung sarili mo. Hindi ko sasabi na kilalanin mo buo ah. Pero parang gusto ko makilala mo kung paano ako magsulat. Kagaya nun, alam ko sa sarili ko na biglaan ako magsulat. So lagi ko na siyang nire-ready. Ganun din, kunyari ikaw, alam mo sa sarili mo na pag nasa bus ka, doon ka nakakasulat. So dapat laging nag-prepare ka na. Kilalanin mo yung sarili mo para alam mo yung process na gagawin mo. Pero hindi mo kilalanin na parang
kilala ko yung sarili ko, yung sinamang ganap ng tao, ganun. Basta kilalanin mo lang yung way mo kung paano ka magsulat. Yun lang yung tip ko. Tapos, bukod ba pala doon, kung usapang technical na siya, kung usapang sulat na mismo, gumamit ka ng figures of speech, aralin mo yun. Kung kaya mong aralin lahat, sindamakmak yun, magaling ka. Pero aralin mo siya, i-apply mo. Kasi, kung mabigat na yung punto mo, at mabigat na rin yung structures ng, ano, ng mga bara mo, mas mapapabigat ka pa yun. Dream ko lang. Yun ang gasalita. Obvious naman. Dream ko lang. Dunes. Ayun, sana mag-subscribe, mag-like, manood kayo ng mga videos ko sa YouTube. Lagay nyo lang dun sa taas, youtube.com/pinksisim, P-I-N-X-I-S-M, pinksisim, parang kapalisisa yung ganun. Basta ISM, pinks tapos ISM. O kaya search nyo lang din mismo sa YouTube, pinksisim. Tapos sa iba ko naman mga account, halos lahat, sa Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, lahat. Maliban lang sa YouTube, basta lahat. Ang pangalan ko doon is Pinks lang. Search nyo lang Pinks. Lalabas na yung pag-umuha ko doon na naka-blurred tapos may hawak na mic. Yun na yun. Pero sa YouTube lang ako na iba, Pinksisim. Kasi doon mo ko yung compile lahat ng gusto kong gawin. Once again, my name is Pinks and this is Behind the Mic.